Ganda, no? Gusto mo nito? Ang ganda niya, no? Ang tao, araw-araw nang nahaharap sa mga pagsubok ng buhay. Nasusubok sa relasyon, sa mga pinagdaraanan sa trabaho, sa pag-ibig. Ang iba ay may kakulangan na minsan madaling tanungin kung ano ang kakayahan nilang harapin ang mga pagsubok. Ngayong gabi, ako si Kring Kring. Kaya tayo. Lalaro tayo. Bye-byean. Ayun yung mga kalaro natin. Ayos, may pulutan na tayo. Alis na ako. Ate, Ate. Bye. Emil Santale! Paano naman ang anak mo? Tapos na tayo, Terry. Hindi ko na kaya mga gusto mo ipabalikat sa akin. Emil! Ikaw, Kring Kring, bakit kayong ka lang, ha? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Bakit ganyan na itsura mo? Ano ba pinag-aagawa mo? Laro lang, ate. Halika na. Mag-iingis ka na dun sa loob. Ate? Ba't ka iyak? Umalis na ang Kuya Emil mo. Ayaw na niya sa amin ni Kat-Kat. Ayaw na daw niya ng problema. Ate, huwag ka na malungkot. Kasi, ako, di kita iwan. Kring, pag-uwi, maligo ka na, ha? May araw ka na, eh. Ha? Ligo na, ha? Pag-uwi, ha? Oo, ate. Tsaka, Kring, gusto ko, pagkatapos mong maligo, yung panty mo, laban mo, ha? Hindi yung iahagis mo na lang kung saan, tapos makadadampot ko na lang sa sahig. Dapat matuto ka na maging malinis, ha? Oo, ate. Sungit, dami utos? Aba, ako pa ngayon na masungit. Eh, ikaw nga itong ilang araw ng bugnutin. Pareho. Sungit, Kring at Kuya Emil. Ay, naku, Kring. Huwag mo na nga mabanggit-banggit yung lalaking yan. Mabuti na rin siguro yung wala na siya sa buhay natin. At least, di ba, wala nang umaaway sa'yo. Tsaka, nakala niya, hindi ko kaya mag-isa. Kaya ko mag-isa. Kaya namin ni Kat-Kat na mag-isa at hindi namin siya kailangan. Alam mo, maswerte ka nga eh. Hindi mo mararanasan yung pinagdadaanan ko. Dahil hindi ka ma-in love. Hindi ka masasaktan ng kahit na sinong lalaki. Love? Eh, ate, may love ako. Si ate at Kat-Kat. Halika na. Umuwi na tayo at kailangan mo ng maligo. Mabaho. Ate? Kring, bakit? Bakit? Hilo ko? Bakit ka nahihilo? Kring, Diyos ba? Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po yung kapatid ko! Anong sakit ng kapatid ko? Ah, lalabas na ho si Doktora. Siya na nakakausap sa inyo. Ate? Kring? Kamusta pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Ha? Okay ka na ba?
Okay. Doktora, anong masakit ng kapatid ko? Walang sakit ng kapatid mo. Bakit ho siya nahihilo? Anong rason? Buntis ang kapatid mo. Sino? Sino ang buntis? Nangyari to eh. Paano nangyari to? Kring! Ba't galit ka? Hindi mo na ako galit eh. Gusto ko lang malaman kung... Kring, sino may gawa sa'yo niyan? Kring, sabi mo sa akin sino may gawa sa'yo niyan? Ang Kuya Emil mo ba may ginawa sa'yo? Gawa? Wala. Kuya, away mo! Layas! Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kring, pag wala ba ako dito, tumatabi ba sa'yo ang Kuya Emil mo? Hinahawak-hawakan ka ba niya? May ginagawa ba siya sa'yo? Hinahalik-halikan ka ba niya? Kring, magsumbong ka sa akin. Kring. Gawa. Kuya Emil. Layas! Labas! Labas, Kring! Labas. Doon! Doon ka! Yung gawa. Okay. Layas, away. Hindi ko may gawa sa'yo niya. Kring! Dino! Mas ka... Iyak. Saya tayo kasi may baby na ako, totoo. Sama tayo, ate. Totoo. Sana iyak. Sana iyak. Ito na yung vitamins, ha? Pagkatapos pa inumin siya ng gatas araw-araw, ha? Tapos next month, daling muli dito si Kring Kring, ha? Opo. Bakit, Terry? May problema ba? Doktora, hindi na ho ako mahihiya sa inyo. Kasi ho, tatanga-tanga po kasi ako sa mga medical-medical po na ganyan eh. Eh, gusto ko lang ho sana malaman, yun po bang magiging anak ni Kring Kring? Magkakaroon din ho ba siya ng diferensya katulad ho ng kapatid ko? Terry, iba naman ang kaso ni Kring Kring. Ikaw na rin ang may sabi na pinanganak siyang blue baby, di ba? Yun ho yung narinig ko sa nanay ko, pero... ano ho ba yung blue baby? Namamana ho ba yun? Nakakahawa ho ba yun? Hindi. Congenital yun. Ibig sabihin no, nung pinanganak si Kring Kring, nagkaroon siya ng problema sa puso, sa circulation ng dugo. Hindi sapat ang pagdaloy ng dugo sa ibang organs ng katawan niya, kaya nga hindi ba medyo bluish ang lips niya, ang dulo ng daliri niya, at saka ibang parte ng katawan. Yun ang ibig sabihin ng pagiging blue baby. Aba, maswerte nga si Kring Kring. Alam mo ba, yung mga katulad ni Kring Kring, maikli ang buhay. At saka konting-konti yung chance para mabuntis. Sana nga.
panahon, hindi na lang siya nabuntis eh. Huwag kang mag-alala. Aalagaan natin mabuti si Kring Kring. Hindi natin siya pababayaan. At ang magiging baby niya. Kasama mo ako, ha? Salamat. Ayan na, upo na ako. Ito, upo, upo. Ayan na, gusto mo. Pag ako, nanay, gaya kita ate. Ako, bait nanay. Gaya mo. Hindi madaling maging nanay, Kring. Kaya nga, naiyak ako nung nalaman kong buntis ka eh. Naawa kasi ako sa'yo. Alam ko kasi mahihirapan ka. At alam ko rin na hindi mo kaya. Kaya ko, Ate Terry. Gawa mo, gaya ko. Oh? Isipin mo na lang, paano mo aalagaan yung magiging anak mo? Kring, hindi naman parang manika lang ang baby. Kung ako nga, nahihirapan eh. Ikaw pa kaya? Tsaka isa pa, mahirap lang tayo, wala tayong pera. Hindi ko nga alam kung saan kukunin yung pera para sa panganganak mo eh. Lalo na ngayon, nagkakatanggalan pa naman ng mga empleyado sa pabrika. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Minsan tuloy, naiisip ko na sana pinalaglag ko na lang yung dinadala mo. Okay, anong laglag? Aglang? Wala, Kring. Sige na, matulog ka na gabi na. Ate Terry, huwag kalungkot. Kasi, alam mo, ako, gaya sa'yo, pait nanay, kay Kat Kat. Pag ako sakit, bigay mo gamot. Pag ako baho, iligo mo. Pag ako gutom, kain mo. Yun, gagaya ko. Mabait nanay, gaya Ate Terry kay Kat Kat. Tulungan kita. Sana nga, no? Sana nga, ganun lang kasimple ang buhay. Sige, natulog ka na. Good Ah!
yung baby. Kring, hindi ganyan. Eh, tuturuan kita. Huwag mo ganyan, huwag mo ganyanin. Huwag, Kring, huwag. Kawawa naman yung anak mo. Ganyan lang. Oh, hawakan mo yung dede. Hawakan mo. Tapos yung chupon, idikit mo lang dyan sa bibig ni Mikmik para kumain siya. Ha? Oo! Bakit mo naman tinatanggal? Kailangan kumain ng bata. In? How? Hindi ka kasi nilalabasan ng gatas eh, pero okay lang yun, di ba? Sabi naman ng doktor, okay naman yung gatas na yan. Basta ganyan lang ha. Huwag mo nang tanggal-tanggalin kasi parang natatakam naman yung bata. Tsaka huwag mo na isuksok, baka mabulunan. Ha? Ganyan lang ha. Nandito lang ako, tatapusin ko lang itong pinaplancha ko. Ayaw. Gutom, Mikmik. Gutom. May kuto. Hindi siya pwedeng kumain ng tinapay. Baby, patuwi. Di ba sabi ko sa'yo, gatas lang ang pwede niyang kainin? Diyos ko naman. Ako na nga magpapadede. Alam mo naman marami akong ginagawa. Eh, oo. Dede na po. Dahan-dahan lang, ayan, malambot pa ulo niyan, dahan-dahan lang. Naman yung temperature. Basta bigyan mo lang ng vitamins everyday, ha? Tsaka sana huwag nang maulit yung paliligo sa ulan. Oo, hindi ko na ho sila pababayaan. At tsaka, hindi ko na ho sila ipagkakatiwala sa iba. Siguro ho, magninegosyo na lang ho ako sa bahay. Hirap po kasi kapag dala-dalawa yung batang inaalagaan mo, eh. At ako pala, kasama ho si Kring-Kring. Mabuti ho kayo, doktora. Wala ho kayong anak, ano? Ay, ubuy-ubuy kita. Ang tagal-tagal na namin gusto magkaroon ng anak ng asawa ko, pero hindi pwede, may diferensya ako eh. Ako, hindi ko alam. Pasensya na ho kayo. It's okay. Matagal na namin natanggap ng mister ko. Doktora, gusto niyo ho bang mag-ampon? Saka, ipapa-ampon ko sa inyo si Mikmik at kung ano siya? Doktora, desperada na po ako eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo namin kakayanin. Hindi ko pinangarap na ipamigay ang kadugutan, pero alam na lang kung kailan eh, kung pare-pare mo ko kami ng kadugutan, di po ba? Thank you.
ko alam kung dapat ko itong gawin. Napag-usapan natin to, ah. Kung pumayag ka noon na mag-ampun tayo ng bata, sana malaki na siya ngayon. At hindi siya namatay dahil napabayaan ang ina. Para kasi akong magnanakaw ng bata, eh... Huwag ganyang isip mo. Ang isipin mo, makakabuti sa kanya yan. At maalagaan natin siya mabuti. Pamahalin natin siya. Hindi naman natin siya pababayaan. Sumbong natin sa pulis. Sumbong natin
Para hanap nila si Mikmik ko, ha? Sumbong natin, ate. Oo, susumbong natin sa mga pulis. Ako na magsusumbong sa mga pulis bukas. Ate. Ngayon na. Ate, ngayon na. Kasi, baka iyak Mikmik eh. Wala siyang dede. Iyak Mikmik ko. Baka hanap ni nanay. Daddy, no? Ikto naman. Siyempre, mana din sa akin, ano? Okay, oh, sige, sige. Kumusta na pala yung mga papeles niyan? Paano? Ah, pakausapin ko si Atty. Landicho at ayusin ko na lahat. Okay. Naku, tignan mo naman. Mik, Mik! Mik, Mik! Kita mo si Mik, Mik? Mik, Mik! Ano ka ba, Kring Kring? Akin na, Mikmik ko! Ano ba, Kring Kring? Natutulog eh! Di naman yan si Mikmik eh! Saan yung Mikmik ko? Tago mo? Ano mo, Kring Kring, umuwi ka na! Tantanan mo na ang paghahanap sa anak mo! Total maganda naman yung kinalalagyan niya doon sa malaking bahay! At hindi siya papabayaan ni Doktora! Hindi mo naman kaya magpalaki ng anak, hindi ba? O tama lang na nandun siya. At maganda ang kinabukasan niya doon. Kaya kung ako sa'yo, pabayaan mo na anak mo! Kalimutan mo na! Shhh! Kainis ka! Hindi pa mabilay yung anak ko. Ay, Mikmik! Mikmik! Mik! Doktora! Balik mo, Mikmik ko! Balik mo, baby! Balik mo sa akin. Salbahin kayo. Nako niya, Mikmik, ha? Hindi na ako niya, Mikmik ko. Ibalik niya sa akin. Hindi na naman ito mag-eskandalo. Nakakahiya. Hindi namin ninanakaw ang baby mo. Sama mag-nakaw. Ibalik niyo. Ibalik niyo, Mikmik. Ate, ibalik niyo, Mikmik. Alika na. Ano ko? Mag-nanakaw. Alika, tatatakaw. Sorry, mag-nanakaw. Ibalik mo. Ibalik mo, batang nakaw. Batang mag-nakaw. Alika na. Ayoko! Mag-usap. Mimike, sige. Mimike! Halika na, halika na. Sige na, sige na. Ibalik mo, Tora. Mimike! Halika na! Halika na! Ate! Halika na! Ako galit! Galit! Loko mo ako. Ikaw! Bigay Mikmik! Ginawa ko lang naman yun para sa kabutihan ni Mikmik at para sa iyo na rin. Buti, Mikmik. Ako ang nanay, Mikmik. Anong buti? Anong buti kung wala nanay, Mikmik? Hindi naman natin siya kayang bigyan ng magandang kinabukasan at ng magandang buhay. Eh kung ako nga na normal, hindi ko alam kung anong klase kinabukasan ang bibigay ko kay Kat-Kat. Ikaw pa kaya kay Mikmik? Nanay ako, Mikmik. Ako? Ako alaga, Mikmik. Kaya ko. Ligo, padede, alaga, Mikmik, nanay, mabait, 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 nanay, ako.
Hindi ko naman sinasabing masama kang nanay eh. At saka alam ko na mahal mo si Mikmik. Pero hindi naman kayo mabubuhay ng puro pagmamahal lang. Paano mo palalakihin si Mikmik? Kring, kailangan mo ng pera. Pambili ng pagkain, pambili ng mga gamit, pambili ng mga laruan niya. At maglaki niya, kailangan mo pa rin ng pera para mapaaral siya at bigyan siya ng magandang kinabukasan. Pero paano mo gagawin yan kung ganyan ka? Taba, Kring. Tulong. Tulong ako, ate. Tulong ako kay ate. Trabaho. Kay Mikmik. Wala ka namang alam na trabaho eh. Kring, hindi mo kaya yun. Sarili mo nga, hindi mo kaya. Kring, di ba sabi mo mahal mo si Mikmik? Mahal ko. Mikmik ko. Yun naman pala eh. Alam mo, kina doktora, hindi siya mawawala ng pagkain. Magkakaroon siya ng maraming gamit. Ng maraming-maraming laruan. At ang laki niya, pag-aalala siya sa magandang eskwelahan. Magiging maganda ang kinabukasan niya. Magiging masaya si Mikmik doon, Kring. Kring, maniwala ka sa akin. Di masaya, Mikmik. Wala ako eh. Bawi ko si Mikmik. Di bawi ko, Mikmik. Kring. 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 Kring, sandali! Kring! 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 Si doktora, yung bahay ni doktora, alam mo? Ha? Ang bahay ni doktora, yun, no? Tuk na si Mikmik na. Inoantok na, pipikit na yan. Ha? Pipikit na, pumipikit na, no? Oh, pikit na, meme na. Doktor! Ah, Kring-Kring? Paano ka nakapasok dito? Uuwi ko, Mikmik ko. Ah, naku, sorry. Hindi ko pwede ibigay si baby sa'yo. Hindi. Ako ang nanay, Mikmik. Ako. Uwi kami, Mikmik, ngayon. Kring, hindi pwede. Hindi ko pwede ibigay si baby sa'yo. Akin na, tama na yan, ah. Naku, hindi ka muna. Baka mapilayan yung baby. Akin na. Eh, baka masaktan, Kring. Akin na yung baby. Kring, baka masaktan. Akin, Mikmik. Kring, Kring. Akin na! Masaktan yung baby. Ate, ayaw, ibalik. Ibalik Mikmik sa akin. Ibalik Mikmik sa akin. Ate, Kring, makinig ka sa akin, ha? Hindi na natin pwede kunin si Mikmik kasi dito na siya kay doktora.
Ate, sabi ko sa'yo, uwiin natin Mikmik na yun, ha? Hindi pwede. Hiram lang, Hiram, balik na sa nanay. Kring, iyak yan. Iyak, Kring, huwag kring. Baka masakit yung bata. Iyak, baka masakit yung bata. Kring, 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 nakahanda na yung pagkain. Di ka pa ba nagugutom? Pag nagutom ka, nandito lang yung pagkain, ha? Magtitinta lang ng milk mo si Yaya, ha? Oh, stay put ka lang dyan. Look at your toy, look at your toy. Thank you.
Hi, hi. Hello. 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 Buti nakarating kayo. Come on, come on. Excited na excited yung dalawang bata. Of course. Buting na mo sa pagkain na ganito diretso. Eating time. Kain na. Ang dami naman. Apo, siyempre, happy naman kami na nandito kayo, di ba? Gusto niyo ng coffee? Get chicken. Yan, kuha kayo. Ikaw, Kring. Gusto mo? Oo. Diyan mo na siya, Kring. Plato dito. Ah! Sarap! Tigyan ko din si Mik Mik. Cupcakes. Oh, may cupcakes. Ito. Ayan. Doktor. Mik Mik. Oh. Gusto mo ba yan, Kring? Wala nga sigurong pwedeng manghusga sa kakayahan ng isang taong magmahal. May kakulangan man sa pag-iisip o wala, dahil ang pagmamahal ay wala sa utak. Nasa bawat daloy ng dugo at sa bawat tibok ng puso.